group po under EC ang COVID, kasama din po ba sa EC ang post-COVID syndrome? Ayan, so maaari pong itong separate evaluation na po yan. So nabanggit po natin kanina yung mga medical consequences kung ma-relate po ito dun sa previous ano po previous sickness. At meron po mga long-term complications at dun po sa mga panahon na ngayon, eh, hindi po nagkaroon po siya ng disability or inability to discharge his or her duties. So posible pong pumasok ang beneficiary under ECC.